Ikatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng tigdas simula noong July 2018 hanggang ngayong taon base sa datos ng World Health Organization. Ang sinisisi riyan ang takot sa pagpapabakuna dahil sa dengvaksya. Gusto ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na panagutin ang mga public official na nagdulot daw ng takot sa bakuna. May report si JP Soriano. Naka-oxygen at puno ng patalang katawan ng 7 buwang gulang na sanggol na si Bella dito sa isolation room ng San Lazaro Hospital. Isa ang sanggol sa 7 pasyenteng naka-admit sa ospital dahil sa measles o tigdas. Nakaiwas sana sa ganito si Bella kung nabakunahan lang. Pero nang puntahan daw ng mga taga-health center ang bahay nila Bella para alukin ng libreng bakuna, ang ina ni Bella. Hindi po kami pumayag kasi nga po di ba nung nakaraang bakuna din po, ganun din po yung nangyari. Eh palpak po, di ba? May mga na ano po. Kaya hindi kami pumayag. So parang hindi ka sigurado? Opo, hindi po kampante. Ang pagkatakot na ito sa bakuna ng publiko ang itinuturong dahilan ng San Lazaro Hospital kung bakit daw tumaas ng 300% ang kaso ng tigdas sa kanilang ospital ngayong taon. Mula Enero hanggang Marso noong 2018, nasa 105 na kaso ng tigdas ang dinala sa ospital, 5 sa kanila ang namatay. Pero sa kaparehong period ngayong 2019, umabot sa 3,072 ang kaso ng tigdas na dinala sa kanila. Ang number one reason that they said was takot daw sila sa bakuna ng gobyerno dahil nabalitaan nila yung sa dengvaksya. Okay, so ayaw nilang pabakunahan po. In fact, yung mga nagtaha house to house po, yung bakuna doors against measles, sinasara nila ng pintuan, pinapahabol po ng mga aso. Sa rehiyon ng Bicol, umabot sa mahigit 1,000 ang naitalang kaso ng tigdas ngayong taon. 15 ang namatay. Mas mataas yan na mahigit 500% kumpara sa halos 200 kaso ng tigdas noong nakaraang taon. Nangunguna ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakamaraming kaso. Ayon sa Center for Health and Development ng Bicol, nagbabahay-bahay na sila para magbakuna kontra tigdas. Mas pinaikti na rin ang school-based immunization. Base sa datos ng World Health Organization, ikatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng measles simula noong July 2018 hanggang ngayong taon. Dahil sa paglobo ng iba't ibang sakit na pwede sanang mapigilan ng bakuna gaya ng tigdas, sabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, dapat panagutin ng mga public officials na nagbigay ng mga pahayag na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko sa pagbabakuna. Natakot yung mga magulang na dalhin yung mga anak nila para sa bakuna. Now, I think it's a known fact that the PAO has taken it on themselves to go hammer and tongs on this issue. We public officials are held accountable for the consequences of our official acts. Sinusubukan pa rin naming makuha ang reaksyon ng Public Attorney's Office o PAO kaugnay dito. Pero nauna nang sinabi ni PAO Chief Attorney Presida Acosta na wala silang kasalanan sa paglobo ng bilang ng mga sakit gaya raw ng dengue. Nagka-outbreak, kasalanan ko. Kasalanan ng PAO. Eh ba't nagkaka-outbreak? Ako ba yung lamok? Ako ba yung virus? Pero sabi ng DOH, hindi para huli ang lahat. Pwede nyo pang pabakunahan ang inyong mga anak kontra tigdas at iba pang sakit na may bakuna ang DOH. Dahil bukod sa libre ito, ligtas. At maililigtas na rito ang buhay ng inyong mga anak mula sa iba't ibang sakit. JP Soriano, GMA News.